Hello YouTube! Sunny po ang inyong lingkod. At sa ngayon, ang pag-usapan natin ay tungkol sa fish food. No? Kung ano ba kahalaga ang fish food sa ating mga goldfish o sa ating mga guppy na inalagaan. So paano natin malalaman na ang binibigay natin na pagkain sa ating mga alaga na guppy ay quality? So, ito, pakita ko sa inyo. So, una, ito. Okay? Ito siya, Tetra by Tetra. Goldfish, Gold Exotic. Okay? Premium food for all goldfish. So, paano natin malalaman na ito siya ay quality? No? Napakain natin sa ating mga alagang mga isda. So, yan ba pamagitan sa amoy? Okay? Or sa pamagitan ng texture. So, yan ay hindi natin malalaman sa pamagitan ng pag-amoy at sa pamagitan ng pagramdam ng texture. Saan natin malalaman na ang ating pinapakain na mga fish food ay quality at maganda para sa ating mga alagang guppy. So, dito, ayan, dyan natin malalaman. Okay? Sa likod. Okay? Nakalagay yan dyan. So, dito lang natin malalaman na ang pinapakain natin ay quality at maganda talaga sa atin para sa ating mga alaga. So, ito, anong nakalagay dito? So, Tetra Goldfish Supreme Quality guarantees the best for your goldfish. So, ito siya. No? Rich in quality vegetables ingredients and with germ, which precisely meet the natural feeding requirements of goldfish with clean and clear water formula, plus patented active formula to support a long and healthy life, excellent digestibility at both high and low temperatures. Ideal high quality diet keeps your fish on top condition, granules soft quickly, making them very easy to eat. So ayan, no? Sa likod ng fish food na ito. So dito natin malalaman kung ang pinapakain natin na fish food sa ating mga alaga na mga isda, katulad ng guppy, goldfish, at sa mga cichlid, kung ano pa, dito lang sa likod. Yan. Basahin nyo yan. Diyan natin malalaman. Hindi sa pamagitan ng pag-amoy o paghimas ng texture. No? So, ito. Feeding guide. Several times daily in small portion. Complete feed for cold water fish. Okay? So, ito. Composition. Kalagay dito. Cereals. Derivatives of vegetables, origin with germ, okay, vegetables protein, extract, yeast, algae, vegetables, minerals, oils, and fats, analytical constituent, crude protein, 32%, crude oil, fat, 5%, crude fiber, 2%, moisture content, 8%. Yan. So, additive, vitamins, proved vitamins and chemically well-defined substance having similar effect, vitamin A, 29 to 30, okay. Vitamin D, compounds of trace elements, E5, manganese, okay, zinc, iron, cobalt, colorants, preservatives, and antioxidant. So, yan po. Ayan, nakalagay dyan lahat. So, dyan natin malalaman na ang pinapakain natin na pagkain sa ating alaga ay quality. Magandang klase. So, ito pa, no? Alam nyo ba na dapat ang fish food, no? Dapat naka-sealed talaga siya. Okay? And hindi siya ano, no, hindi siya transparent ang lagayan. Katulad nito, pakita ko sa inyo.
ito, no, transparent. So wala kang may makita na pagkain ng mga isda na nakalagay sa transparent na lagayan katulad nito. So ito kasi akin lang kasi ito eh. Ito siya ay pagkain tati, no, PO1. PO2 to na fish food. Gawa ng tati, no. So nilagay ko dito sa transparent. Pero ito hindi transparent. Wala kang may makita na lalagyan na transparent. Lahat ay hindi transparent. Ito din, OF Super Goldfish. Hindi siya transparent, naka-seal. Okay? Yan, walang transparent diyan. And ito din. Okay? Beta food. Oh, para sa mga beta. Nga, hindi transparent 'yan. Naka-seal talaga 'yan. Okay? So bakit? Bakit naka-seal ang mga fish food? Wala kang makita. No, kahit yung nasa pouch, naka-seal talaga 'yan, tsaka hindi 'yan transparent. No? Na hindi na nasisinagan ng araw. Bakit? Anong rason? No? Na hindi ito naka-expose sa sun. Okay? So ito ang reason. Okay? Alam niyo na ang vitamins or ang probiotic or other active ingredients, kapag ito ay na-expose sa sun, ito ay nagiging damage. Okay? Nadadamage sila ang vitamins or other probiotic elements ng fish food. Nadadamage dahil sa exposure sa sun. So, hindi naman siya na kapag na-expose siya sa sun, automatic na mawawala talaga ang mga vitamins doon, no? Parang magic na, oops, exposed sa sun, mawala. No, hindi naman siya ganun. Pero, exposure sa sun, nadadamage ang vitamins content. So, for example, ang vitamins content yan nasa 50%. Pag na-expose mo siya sa sun or transparent ang nilagyan mo, mababawasan. Magiging siguro mga 25% na lang siya or 10 or 15%. Ganun. Ang vitamins content ng fish food na na-expose sa sun. So, damaged by sunlight, many vitamins are sensitive to the effect of the UV light. Okay, UV light, all we know, ang sun ang number one source ng UV light. And therefore, sunlight and the vitamins, the most affected includes vitamin A, vitamin B2, riboflavin, vitamin B6, vitamin B12, and folic acid. So, ayan. So, ito, ayan. Kung tingnan nyo, mayroon yan siyang vitamins. Okay? Dito sa likod, nakalagay yan ang vitamins. Vitamins, true vitamins, and chemically well-defined substance having similar effect. So, ang number one dito is vitamin A. Okay? Vitamin D. Vitamin B. Okay? So, ayan. Vitamin B. So, marami yun, no? So, itong vitamin A, kapag na-expose yan sa sun, madadamage yan sa UV light or sa sun. Nadadamage. Kaya, yan ang number one reason bakit ang mga fish food ay naka-sealed talaga. No? Hindi siya transparent. Nakatago talaga siya. And, hindi siya pwede i-expose sa sun. Okay? Pansin nyo yan. Wala yan, ano, wala yang transparent yan. Okay? Ito din. Okay? So, kahit yung mga nasa pouch, dark yan ang nila, ang cover nila, kasi hindi nga pwede siya ma-expose sa sun. Kasi madadamage yung vitamin content ng fish food. Okay? So, number one kasi
na vitamin content doon is vitamin A. So later, explain ko rin sa inyo kung ano ang mga vitamins na kailangan ng ating mga isda. So ang ang tawag doon ay ito ang tawag doon. Fish nutrition and vitamins. Okay, so sa next ko video, explain ko sa inyo ang fish nutrition and vitamins. So yun, ano dapat kasi malaman natin, no? Ang mga vitamins na kailangan ng ating mga isda. No? Katulad din sa atin, sa tao, kailangan din natin mga vitamins and nutrition. Okay, anong mga nutritious food na dapat natin kainin? Okay, bilang isang tao. So, ganun din yan sa mga isda. So, next time, ito, discuss ko ang fish nutritions and vitamins. So, ngayon, ito lang muna. Okay? Yun lang muna. So, ulitin ko, paano natin malalaman ng ating pinapakain na mga fish food para sa ating mga alagang mga isda, katulad ng guppy, plati, cichlid, o discus. Paano natin malalaman? Dito, sa likod. Yan, basahin nyo, no? Basahin natin dito. So, yan lang ang pamaraan para malaman natin ng fish food na pinapakain natin sa mga isda natin ay quality at ayon sa standard. Okay? So, bakit ang mga fish food nakasealed talaga? Nakasealed? Kasi pag na-expose ang fish food sa sun or sa sunlight, ito, ang vitamins content ng fish food ay nasisira. So, katulad din yung sa mga vitamins na na iniinom natin. Yung mga vitamins na lagayan, wala kang makita na transparent, lahat yan nakaseal. Hindi dapat na-expose sa sun. So, yun lang. Kung mayroon kayong mga comments or suggestion or mga topics na gusto nyo talakayin natin, i-comment nyo lang sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click nyo lang ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Hanggang sa muli, isa na namang magandang araw sa inyong lahat.